Hello, mga idol. Andito na, binalikan natin yung ano, yung tanim na pipino nung nakarang linggo. Tingnan natin yung nagtutubo na, mga idol. Ito, mga idol. Yan yung ano, ito. Oh. Nagtubo na yung pipino niya. Butterfly pa lang siya, mga idol. Butterfly. Ang gagawin natin yan, guys, ipakita ko sa inyo kung paano magtanim ng pipino. Simula umpisa sa pag-prepare ng lupa hanggang sa pagtatanim. Ipapakita ko sa inyo para magkaroon din kayo ng idea pag kayo ay magtatanim ng pipino. Yung una, magbubutas muna ako ng pagtataniman. Ihahanda bago taniman. Sige. Ito, mga idol, ito yung gagamitin natin para magbubutas dito. Para magtanim. Mga idol, ang maganda kasi nito, pag malambutong lupa, madaling taniman ng buto. Yung nabutasan na, ito lahat ito, mayroon na itong butas. Ready sa pagtatanim na ito. Lagyan din ng abono na basal. Pwede rin 3/4 ng ibasal natin dito. Depende sa inyo kung anong gusto nyo ng abono na ilalagay. Kaya tayo dun sa taas. Tingnan natin yung ano, magtatanim na sila ngayon doon. Ang binhi na itanim namin. Oh. Kaya ganyan ang kulay niya. Nilalagyan niya ng gamot para sa langgam, para hindi siya kakainin ng langgam pag naitanim na siya. Ito, mayroon pala ito. Mga 4 na araw lang siguro ito, magtubo na, no? 4 o 5 araw, basta basa itong lupa. Tapos mga didiligan. Kaya, idol, tingnan natin yung paano itanim mo. Yan yung buto. Kunti ng tabon. Ilan yung ano, dalawa-dalawa lang? Tapos yung pagtabon. Kunti lang, ganyan. Kaya tingnan nyo. Para pag kayo rin ang magtanim, alam nyo rin kung paano diskarte sa pagtatanim. Dalawa-dalawa lang, mga idol, yung tanim niya. Oh. Dalawang buto. Yan, ganyan lang. Kasimple lang magtanim ng pipino. Ang mahirap lang dito yung pag-alaga, ano? Pag-spray, yun lang ang ano. Yun lang ang mahirap. Pero sa umpisa sa pagtatanim, parang kasimple lang. Yan, kailangan dudurugin yung lupa para maganda yung tubo niya. Okay, ito na, mga idol. Natapos na magtanim. Pagkatapos magtanim, kailangan mababasa yung lupa kasi walang ulan. Okay, ito ngayon, dinidiligan na siya. Oh. Yan dapat ang gagawin pagkatapos tanim. Lagi siya nadidiligan para yung lupa niya mabasa. Mabilis siya tumubo. Ito na, binalikan natin yung ano, yung tanim na pipino nung nakarang linggo. Tingnan natin yung nagtutubo ng idol. No. Ito ng idol. Yan yung ano, ito. Oh. Nagtubo na yung pipino niya, butterfly pa lang siya, mga idol, butterfly. Ayan, oh. Mga ilang araw pa yan, bubuka na siya. Sunod na araw ito, mga idol, ano na ito. Pwede na itong tulusan. Lagyan na siya ng pag-aakitan. Ayan pa, oh. Dalawa-dalawa nung tanim, pero hindi talaga ma-perfect dahil mayroong ano. Ito, naging 3. Ayan, diba? Ito pa, mayroon pa dito. Ayan, mga idol, oh. Yan, ganun lang ka-simple, magano ng pipino. Yan, ayan, mga idol, ito na yung tanim na pipino natin. Diba, malalaki na siya. Ito yung nakarang linggo na tinignan natin na nagbubutas tayo dito ng ano, pagtaniman. Yan, pagtanim. Yan, lahat yan. Yan, nakadilig kasi. Yan yung isa pa, orange birds niya. Ganyan na nagdidilig. Yan, lahat yan, puro pipino ang tanim yan, mga idol. Palun. Kutin natin diretso sa taas. Tingnan natin yung mga nagtutubo. Yun yung sinasabi ko nung nagtanim na, di ba, sigurado 100% magtubo or 99% na lang kamo. Yan.
Diba? Nakita nyo naman nung pagtatanim, diba? Dinidimo ko nung umpisang pagtatanim dito. Yan, lahat ng butas, oh. Kailangan na lang dito yung pag-akyatan niya. Yun naman ang gagawin dito, yung pag-akyatan. Diba? Putin pa natin. Kaya dito tayo sa kabila. Yan, ganun. Ganun lang kasimple ang ano, tanim ng pipino. Ang ano lang dito, yung pag-aalaga. Pag-i-spray. Yun lang. Pag lumaki na kasi itong mga idol, pag-i-spray. Yan, pag nabunuhan ulit ito ng ano, ng urea. Urea muna habang malilita para mabilis siyang lumago. Kakapal bigla yung ano niya, lalakad yung dahon. Maluwang pang 200 grams. 200 grams ang maintanong dito. O, diba? Pero mayroon din hindi pa bumukay yung pangatlong dahon niya. 40 to 45 days, mga idol, ang pagbibitas dito. Hindi pa makita yung tanim pag malayo kasi maliliit pa lang siya. O, diba? Yan yung matanaw nyo doon sa dulo na yun. Isa bilang na yun.